Maraming mga pinapangambahang bagyo ang tao sa buhay. At hindi lang yan yung bagyo na may dalang ulan o hangin. Ang isa sa mga pinakamalulupit ng bagyo ng buhay is a financial crisis. Yung dumating ang sobrang pangangailangan mo ng pananalapi pero wala kang magastos, wala kang mabunot o mahanap. To keep on living, we keep on spending. Therefore, to keep on living, we have to keep making money. Dapat ang tao lagi naghahanap buhay, kumikita, gumagawa ng paraan habang siya ay kumakain, gumagastos, at gumagamit ng maraming mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, dahil kayo pinagmumula ng pagpapala, kayo ang nagpapatibay sa amin, naghahanda upang humarap sa iba't ibang uri ng bagyo ng buhay. Nawa, patuloy mo kaming turuan sa hiwaga ng kapangyarihan ng mga bagay na ibinibigay mo sa amin tulad ng karunungan, kaalaman, galing, husay para kami makapaghanap buhay. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang isang karunungan ukol sa pananalapi na nakaugat sa iyong salita. Maunawa namin ang kalooban mo dito, maipamuhay namin, makinabang kami at kayo ay malugod. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin kami sa aming mga karumihan, O Diyos. At ngayon, humihingi kami ng pagpapala niyo, kaliwanagan, karunungan, pagtutuwid, pagpapalakas sa amin. May you empower us with your words. Father, we commit this time to you, asking you to be the speaker. Walk in our midst, heal us, empower us, teach us, and protect us from lies and falsehood. In the name of Jesus, your Son, our teacher and healer, we pray. Amen. Keep making money. Dapat ba yung pinag-uusapan ng mga mananampalataya? Dapat. Sabi po ng pinakamarunong na lalaki sa balat ng lupa, si Solomon, sa Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Maaaring isang pagmamalabis or exaggeration, but of course, very, very true. Napakarami mga pangangailangan, suliranin, na natutugunan, nasasagot, nalulutas ng pananalapi. It is not money, but ungodly love for money that is condemned in Scripture. Hindi galit ang Biblia sa pera, ang galit ng Biblia ay sa pag-ibig sa pera na nagiging bunga para or dahilan para tumalikod ang tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Spirituality should not deny money nor money-making because money buys many good things. And money enables us to maximize the benefits of life. Godly people are to be fruitful money makers and money multipliers. Sa katuroan mismo ng Panginoong Jesus ay napakalinaw niyan. Nung meron siyang pinagkatiwalaan ng mga puhunan, binigyan niya ng iba-ibang dami ng puhunan at yung nakapagpatubo at nakapagparami sa puhunan ay kanyang kinalugdan at yung mga walang nagawa at hindi nakapagparami sa ibinigay, binawian pa niya. Matthew 25:28-29. Sabi ng Panginoon, take the talent from him, from that who did not make it more, and give it to the one who has 10 talents. For everyone who has will be given more. And he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Mula mismo sa bibig ng Panginoon, yun daw meron na dadagdagan pa at yung wala, babawian pa ng konting-konting nasa kanya na nga kung hindi niya pinaparami, kung hindi niya sinisinop. What is the profile of a good money maker? Ano po ba ang mga katangian ng isang makadiyos na nagpaparami ng pagpapalang ibinibigay sa kanya at ipinagkakatiwala ng Diyos? Mostly, we will get this wisdom from Proverbs 31. A good money maker works with her own hands. Dito ay dinidescribe yung isang babaeng uliran. Proverbs 31:13, with her own hands, she gladly makes clothes. Idiniin dito, her own hands. Ang isang tao nga asenso at dadami ang pagpapala, siya mismo gumagawa, siya mismo nagtatrabaho, hindi niya iniaasa sa iba ang kaya niyang gawin, lalo yung area na magaling siya sa paggawa. Verse 22, she does her own sewing and everything she wears is beautiful. So, a good money maker produces what she needs. Kung anong kailangan niya, ginagawa niya. Her produce and outfit is beautiful.
Hindi lang basta ginagawa, maganda ang trabaho. Why? Beauty attracts money. Beauty attracts customers. Beauty attracts supporters and lenders and investors. Dapat maganda ang trabaho ng tao. Tinatanggal ng Kristiyano sa kanyang bokabularyo yung pwede na yan. Dapat husayan yan. Yan ang ating mga pangangatwiran. Of course, merong mga tao na minamasama nila, no? Yung maganda o yung maluho. Kahit pa nga ito ay pinagmulan nito ay pagsisikap. Pero nakikita natin na ikinalulugod ng Panginoon ang pagiging mabunga. This woman, who is the ideal person to make money, produces surplus goods to sell. Hindi lang siya lumilikha ng para sa kanyang kapangangailangan, sobra pa doon ang ginagawa niya para meron siyang maipangalakal, maibenta. Proverbs 31:24, she makes clothes to sell to the shop owners. Gumagawa siya ng sariling damit, gumagawa siya ng sobra para maitinda. She makes and produces beyond what she needs. Nakikita po natin yung prinsipyo ng maluwag na buhay. Ikaw ay nagtatrabaho, lumilikha ka ng kailangan mo, at lampas pa sa kailangan mo para meron ka pang maitinda. She invests. She plants. Yung ideal and godly moneymaker. Proverbs 31:16, she knows how to buy land and how to plant a vineyard. Marunong siyang mag-isip, marunong siyang mamuhunan, bumili ng lupa para tamnan. Hindi lang bumibili ng lupa para sa luho o para sa pagpapasarap lang o bakasyonan lang, para tamnan. In other words, pati ang pagbili niya ng lupa, pamumuhunan pa rin. Kasi pagkakakitaan pa rin niya yung lupa na yon. Hindi puro consumption ng iniisip, production ang laman ng isip ng isang taong luluwag aasenso sa buhay. Proverbs 31:18, she knows when to buy or sell. Magaling siya sa timing. Itong lady of Proverbs 31, dapat yata nasa stock market, ano? She knows when to buy and when to sell. Pinapakiramdaman niya ang panahon, binabasa niya ang takbo ng mga pangyayari sa kanyang paligid. Alam niya kung anong dapat binibili sa ganitong oras at kung kailan naman ito ibebenta para siya ay may kita. A good moneymaker trades, nangangalakal, nagnenegosyo, and therefore brings home the goods. Proverbs 31:14, she is like a sailing ship that brings food from across the sea. Kamangha-mangha na ang ginawang example dito sa Proverbs 31 ng napakahusay na negosyante ay in the person of a woman. Samantalang male-dominated yung society noon, nakikita nyo rin ang attitude ng maraming Bible writers and prophets about women, that women, just like the men, are to be productive and must be allowed to be productive. So, pagka inuuwi niya ang mga kung ano-anong mga bagay-bagay na para siyang isang barkong na tumawid dagat at nangalakal, siyempre ang uwi niya, the best. Iba-ibang variety, the best of every land, the best of every culture, na-enjoy niya kasi marunong siyang maghanap buhay. She works hard. Ito ang luluwag sa buhay. Marunong magsikap. Proverbs 31:17, and she always works hard. And verse 18, she stays busy until late at night. Verse 27, she is never lazy. Nakita niyo po ang pinagkakaubusan ng panahon ng babaeng ito, pagsisikap, pagtatrabaho, kahit gabi na. Nangangalakal siya sa araw, lumalabas ng bahay, nagtitinda, nangungulekta ng kanyang mga tubo, at sa gabi, pagdating niya sa bahay, may ginagawa pa siya. Nananahi, nagsusulsi, gumagawa ng mga maititinda, hindi siya tamad. Marami mga tao nagtataka at nagrereklamong mahirap sila, ay ubod naman ng tamad. Batugan with a capital B. Pagkatapos, nagtataka kung bakit siya mahirap. Kung bakit pag may sakit siya, wala siyang pambili ng gamot. Kung bakit pag gusto niya magpakamatay, ni lason ay hindi niya mabili. Eh, wala naman siyang ginagawa sa buhay niya. Nagtataka pa siya. So, nakikita po natin ng ideal person na ito ay merong sobra na production.
Hindi yung sa kanya lang, kulang pa. Ang tao habang nabubuhay, liban na lang sobrang tanda na, o sobrang bata pa, o sobrang mahina dahil sa kasakitan, ang tao dapat naghahanap buhay, kinikita ang kinakain niya. Hindi yung wala ka namang kinikita, nag-electric fan ka pa matulog. Hayaan mo nang pawisan ka. Di ba? Yung damit ka ng damit, gasos ng gasos, ang ginagasos ng damit, tubig sa paglalaban ng damit mo, kuryente sa pamamalansya, tapos pakalat-kalat ka lang naman, wala ka namang ginagawa, hindi bali ng lukot ang suot mo. Lumalaki lang ang gasto sa buhay. Ang kinakabit ng mga wax sa buhok ay kutakot-takot, pahingi pa na hingi ng pang-load, ang gusto pang cellphone, yung may folding bed sa loob, wala namang kita. Puro yabang. Yung mga ganon, ang mga nagugutom. O kaya yung mga ganon, ang sobrang kawawa, ang mga kamag-anak na kumikita dahil nakadagan, nakasipsip, no, ng dugo ng kapwa. Dapat, pinapayagan natin, tinutulungan at pinapalakas ang loob ng mga naghahanap buhay talaga. Paano ginagawa yon? Huwag istorbuhin. Merong mga kamag-anak, may kaisa-isang nagtatrabahong anak, may sakit yung isa, yung pang may trabaho ang pa-absent din para mag-alaga. E ito na nga lang ang kumikita, ang daming mga walang ginagawang kamag-anak, yung kumikita pa ang inaabala. May mga babaeng walang ginawa kundi mag-text sa asawa at pauwi ng pauwi, e nagtatrabaho yung asawa. Nananabik lang pala na may mga kasama. No? Libangin mo ang sarili mo, makipag-usap ka sa anino mo, makipag-chess ka sa anino mo, huwag mong istorbuhin yung nagtatrabaho. Diba? Huwag lagi na lamang na pagka mayroong kinikita, e pitasan ang pitasan at hingan ang hingan. Yan ang dahilan. Kaya marami po sa ating mga kababayan na wala ng gana na magnegosyo, mag-agrikultura, magmumuhunan, maghanap buhay sa dami ng nangingikil, sa dami ng humihingi, tinatamad na tuloy yung iba magtrabaho. Subukan nyo sa mga malalayong kanayunan, magtayo kayo ng negosyo, ang daming sumisingil ng buwis nyo at hindi lang yung gobyerno. Ha? Maraming gusto humingi. Subukan mo magbiyahe ng mga gulay, ang daming humaharang sa 100. Pag carnapper ka, walang humaharang. No? So napakaraming pabigat at pahirap sa mga gustong maghanap buhay. And many of our countrymen get demotivated na maging productive sila sa buhay. Parang sa mga kamag-anak din, nakakatakot umasenso dahil sa dami ng kakapit sa'yo, lulubog na kayong lahat. Napakahirap magpakita ng konting kaluwagan kasi marami agad mangungutang. Ang trabaho tuloy ng iba kahit meron, daing ng daing, kunwari maparaming problema, sa takot nahingan sila ng mga walang hanap buhay. Balikan natin itong babae na ito na kinakatawan din ang sino man, lalaki man yon, na marunong maghanap buhay. She is positive. Sabi ng Proverbs 31:25, she is strong and graceful as well as cheerful about the future. Yung cheerful about the future is translated by other versions as she can laugh at the days to come. Magaan siyang kasama ng palangiti, maganda ang bukas ng mukha, at maganda ang pananaw tungkol sa kinabukasan kasi may naipon. Strength, grace, and cheerfulness are her hallmark. Why? Because she has enough. And not only that, those attributes are also attractive in business. Siyempre, ang gusto mong kadil sa negosyo ay yung masarap, magaan. Hindi yung lagi na lamang parang dinadagana na ng mundo ang problema niya. Ayaw mong nasa paligid ng ganitong tao. Hindi ko alam kung ba't may mga tao ang hilig-hilig dumaing. Samantalang ayaw mo naman siyempre sa taong paladaing, iniiwasan tuloy sila ng mga tao, lalo silang nawawalan. Definitely, this wonderful woman was not a complainer. Hindi siya reklamadora. Proverbs 31:26, her words are sensible and her advice is thoughtful. If you're going to attract income, if you're going to attract business, if you're going to attract good things into your life, you must have good sense. Intelligence and sound advice comes from you. Kasi magandang dagdag yun sa pagkatao. Sino ka ba naman para iwasan ng isang kanegosyo, kasosyo, o kaya binibilhan mo o binibentahan mo na bukod sa maganda ang produkto, eh maganda pa ang pagkatao at magaan kasama, masarap makita. Kaya lalong nilalapitan ng grasya.
a sensible and a good moneymaker gives to people. Hindi niya sinosolo ang pagpapala, she gives to people. Tulad ng nakita natin sa Proverbs 31:20. She helps the poor and the needy. Palabigay, nag-aalala at nag-iisip sa mga kapuspalad. She gives to the needy and the poor. Sabi ng Proverbs 19:17, he who is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward him for what he has done. Ang matulungin, maawain sa mga dukha, sa mga maralita at mga nagigipit ay para daw nagpapautang sa Diyos. Eh, papayagan kaya ng Diyos na may utang siya sa inyo na matagal? Siyempre, babayaran kayo agad ng Diyos at sobra pa, alangan namang siya pang may utang na loob sa inyo. So, pag nagbibigay ka sa mga kapuspalad, daig mo pa ang nagpapautang sa Diyos. Ibabalik niya agad. At kung hindi mo man maramdamang ibinalik, isipin mo na lang, saan mo namang kinuha yung ipinahilat, luwag mo doon sa mahirap. Hindi ba sa Diyos din ang galing? Nauna na, baka na-advance. Yung mga iba nagsasabi, ba't gumagawa ako ng mabuti, wala pang ibinabalik ang Diyos? Baka naman na-advance na sa'yo. Naghahantay ka pa ng iba, nauna na palang ibigay sa'yo. Along with hard work, this is the best insurance against poverty. To be a good giver. Kasi ipinapangako naman sa Biblia, lahat ng tanim may ani. Kung hindi man sa exact person na tinulungan mo yung ani, may ani yun sa iba. O kaya kahit wala ka pang anihin, saan mo naman kinuha yung tinanim mo? Again, na-advance na yon. A godly moneymaker is a good giver. You make a lot of money not only for yourself, but so that you will have much to give away. Very, very godly purpose. Also, she gives to or pays the deserving. Lagi tayong nag-iisip to give to the needy. Nakakalimutan natin to give to the deserving, or at least to pay the deserving. And this woman pays her production partners. Hindi lang sa needy. Marunong siyang magbayad sa trabahador. Marunong siyang magbigay ng parte sa kanyang mga investors. Hindi niya sinosolo ang kita. May mga tao, nabibigyan ng Diyos ang pagkakataon na kumita, pero sinosolo. Kanilang-kanila lang, nababawi ang tuloy. Meron naman, hindi marunong tumano ng utang na loob, hindi malang magsukli doon sa mga tumulong sa kanila, nagbukas sa mga pinto, nagbigay ng pagkakataon o namuhunan, tumatalikod, nababawian. Ang pinakauna natin dapat na inaasikasong bigyan, yung mga kasama natin sa hanap buhay. Kung kayo ay namumuhunan, edi yung mga trabahador nyo, mga tauhan. Deuteronomy 24:15, tungkol sa pagbabayad ng trabaho, pay him his wages each day before sunset because he is poor and he is counting on it. Otherwise, he may cry to the Lord against you and you will be guilty of sin. Pag pinagtrabahuhan na, bayaran na, lalo at arawan yung manggagawa o lingguhan, huwag nang pinapatagal pa. Nakita nyo ang kawawang si Sisa sa No Limit Anghere? Nagpuyat ng nagpuyat para manahe, nung kanyang i-deliver, hindi nagbayad ang don niya, saka na lang daw, dahil ayaw niyang bumangon mula sa silyon, samantalang napagtrabahuhan na nung tao. Galit ang Diyos sa mga namumuhunan na hindi nagbabayad agad sa kanyang mga trabahador. James 5:4, look, the wages you failed to pay the workmen who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Ganoon, ang mga daing ng mga kapuspalad na nagtrabaho na hindi pa binabayaran, nakararating sa langit at sila ibinabawi ng Diyos. Ang mahusay maghanap buhay, mahusay magbayad ng kanyang mga trabahador. Mahusay din siyang magbigay ng parte sa kanyang mga investors. Mahusay siyang magbigay ng produkto sa kanyang mga customer. Lahat nakikinabang pag sa kanya nakikipangalakal. Kaya binabalik-balikan siya, kinakawilihan, lalong yumayaman. Hindi yung mga one-shot deal lang na nang dedenggoy ng kapwa, iniisahan nila yung kapwa, tuwang-tuwa sila, pero wala nang babalik. At siyempre, kakalat yung balita. At kung hindi man, wala bang Diyos na nakatunghay sa lahat ng ating transaksyon? Ang mahusay maghanap buhay, lalo't namumuhunan, lets her workers rest.
Pinagpapahingan niya ang kanyang mga manggagawa, hindi lang ito para mga makina. Exodus 20 verse 10, "On the seventh day you shall not do any work, nor your manservant or your maidservant." Ito lang ang commandment na talaga namang napaka-thoughtful sa mga manggagawa. Pinagbabawalan yung mga among magtrabaho pagka araw ng pangiling. Bakit? Siguradong pag nagtrabaho sila, madadamay ang mga tauhan nila lahat. Alam ka naman, nagpapahinga yung tauhan. Tapos yung boss nagtatrabaho. So pinagbawalan ng mga boss magtrabaho at idiniin at nilinaw. Pati ang inyong mga katulong, mga kasamahan, manggagawa, huwag nyo silang pagagawin. Ibig sabihin, bibigyan sila ng one day of rest in 7 days of work. So 6 days of work must be broken by a seventh day of rest. It's a command with the working class in mind. Napakabait ng Diyos. Marami pong mga nilikhang mga Diyos at Diyos-Diyosa ng iba't ibang mga kabihasnan, makamayaman lang. Puro mga pang-uuto at panggigipit sa mahihirap ang katuruan ng relihiyon. Pero itong Diyos na ito na gumawa ng Ten Commandments, mahal niya ang mga manggagawa. Tiniyak niya na kasama sa pinakamataas niyang mga kautusan ang pahinga ng mga manggagawa. So kung may mga masisipag tayong mga money makers, mga kapatid, lalo't kamag-anak nyo ito, kaibigan, huwag dalain. Huwag naman nating dadalain ang palabigay kung kayo yung manggagawa. Binibigyan kayo ng pahinga, kinabukasan, absent pa. Abuso na yon. Huwag nating aabusuhin yung mapagbigay. Binigyan ka na, sabi nga ng matatanda, nailubog ang kamao, ilulubog hanggang siko. Aabusuhin ang mapagbigay. Pagsasamantalahan naman ng mabait. Ang nangyayari tuloy, yung mga may mabubuting puso na dadala, tumitigas na rin ang puso. Yung mga iba na kapwa natin mahirap, nagre-reklamo, yung daw mayayaman, mga mata pobre, paano? Defensive na yung iba. Pag sobra silang bait at palangite, wala nang ginawa ang mga tao kundi bumali, o umutang, o humingi, o dumaing. Kaya tuloy kahit mabait, nagtitigas-tigasan ng loob sa takot na mapagsamantalahan ang kapwa. Kung tayo lang sana ay hindi mapangabuso, we will encourage each other to be more open, to be kinder, to be nicer. But people are sometimes obligated to be defensive. Gustong magpahiram sa'yo, pero ilang beses mo nang sinuba, so paano magpapahiram pang muli? Hinihigpitan tuloy ang kanyang dati ay kaluwagan. A good money maker gives to God. Nagbibigay siya sa kapwa-tao, lalo sa mga kasama sa trabaho, at marunong siya magbigay sa Diyos. Malachi 3:10-12, "I am the Lord, all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will also stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. Everyone of every nation will talk about how I have blessed you." Yan ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, ako na makapangyarihan sa lahat. Subukan ninyo ako. Buong buo ninyong dalhin at ipagkaloob ang inyong ikapu at nang merong magasto sa aking tahanan, nang may resources. Sabi niya ganoon, tingnan ninyo. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at pabahain sa inyo ang kutakot-takot na pagpapalang wala kayong pagsisidlan. Sabi sa mga nagtatanim at nag-aagrikultura, hindi ko papayagang sirain ang mga kulisa pang inyong mga tanim. Pabubungahin ko ang inyong mga itinanim at hindi ko hayaang malaglag ang mga bunga nito nang wala pa sa panahon. Pag-uusapan kayo ng lahat, pagtatakahan kung bakit blessed na blessed kayo. Pero ito lang ang sikreto, sabi ni Yahweh, give the entire 10% into the storehouse. Siyempre, may mga nagtuturo namang, Old Testament na yan, hindi na yan uso. Pero ang dami-dami mga batas at kautosan sa Old Testament na pinaiiral din nila. So pinipili. Kung ayaw lang talaga, ayaw. No? Pero pag gustong sumunod, gusto. At yan ang isang sikretong bunyag na bunyag naman. Sabi sa Luke 6:38, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Ang ginawa ditong example ay yung pagsusukat at pagtatakal ng mga binhi, mga buto na kumbaga bigas natin, trigo nila, mga grains yan, mga butil-butil,
Pag bumibili ka, pag magaling ang pulso nung nagtitinda, ang galing-galing niya maglagay ng mga grains na yan doon sa takalan, doon sa salop, eh maluwag pala, maraming air spaces between. Kaya pag tinagtik mo ng tinagtik yun, lulubog ng lulubog, hindi pa pala puno talaga. Pero sabi ng Panginoon, sabi, magbigay kayo at ganun din kayo bibigyan. Tama ang sukat. Tiniktik, niliglig, siniksik. Hindi dinaan sa bilis. Halos daganan pa, tapakan para talagang lumubog. At tapos yung natitirang nakulang na naman, pupunuin na naman. At sabi, hindi lang yon, umaapaw pa. Ganun ang sukat. Tapos malino ito mga kapatid ha. For with the measure you use, it will be measured to you. Eh gusto nyo pala ganun, siksik, niliglig, umaapaw ang bigay sa inyo ng Diyos. Ganun din ang pagbibigay sa Kanya. A good money maker is a good money giver. Because the very spiritual dynamics of receiving is for us to have much more so that we can also give to others, to people, and to the works of God. What is the lifestyle of a godly money maker? Pag makadiyos, pinagpapala, lumilikha ng maraming mga kayamanan, anong uri ng pamumuhay mayroon siya? Sabi sa Proverbs 15:6, the house of the righteous contains great treasure. Malinaw. Pag nalulugod sa iyo ang Diyos, masipag ka, naghahanap buhay ka at matuwid ang iyong puso, mapupuno ang bahay mo ng maraming mga kayamanan. Magagandang mga bagay na minamasama naman ng mga hindi kumikita. Many people who do not make enough demonize a hardworking and a godly planter for his good harvest. May mga Kristiyanong na-o-offend pag may mayayamang mga Kristiyano na nagbabakasyon ng first class, sumasakay ng first class, gumagastos ng first class. Sinabi na nga, kung righteous ka at marunong ka maghanap buhay, your house will contain great treasure. Hindi dapat yan ika-offend ng mga walang-wala. Madalas yung offense na yun, inggit eh. No? Huwag natin na sinasour grape. Yung parang isa kang bear, meron kang pinipitas na grape, hindi mo maabot. At dahil hindi mo maabot-abot, sabi mo, maasim naman yan, wag na lang. Yung pinagmula nung kasabihan na sour grape. So yung mga hindi yumayaman, pinapasama nila yung kayamanan. Huh, masama yung mayaman, ayoko maging mayaman. Eh, tapos saan kaya makautang dito? Ang dami ko nakikita ng Kristiyanong ganyan ang aarte, parang ayaw yumaman, ayaw ng pera. Wala namang ginawa kundi magdilihensya. No? Yung huwag tayo mag-inarte, gusto natin ng kayamanan. Ngayon, kung ayaw nyo maging masama, edi ipamigay nyo. O kaya huwag nyong kitain sa masama. Pero mabuting maraming kinikita, ayaw mo manggastahin, may ipamimigay ka. Nakakasama ng loob yung may lumalapit sa'yo, nangangailangan, wala ka malang mayabot. So make a lot of money. What is the lifestyle of a godly money maker? She is comfortable, secure, and cheerful. Proverbs 31:21, her family has warm clothing, and she doesn't worry when it snows. Pag dumadating yung taglamig, lalo doon sa Israel na may yelo, may snow sa ibang bahagi, syempre walang inimpok, ninenerbios. Wala kang pagkain sa bahay, tapos may bagyo. Sasabi, babagyo, tatlong araw, limang araw, wala kang bigas, nakakanerbios talaga yun. Diba? Pero sabi, itong kinalulugdan, masipag, matyaga, mahusay ang mga style, wala siyang pinapangamba ano man yung weather. Ngayon, bago tayo malito mga kapatid, may mga makadiyos, masipag, wala pa rin pera. No? Dapat nating isipin kung bakit. Bakit? Kung makadiyos ako, masipag ako, bakit wala pa rin ako? Kasi kadalasan yung pinagsisipagan natin, kahit 1,000 taong ka magtrabaho doon, hindi ka naman talaga asenso dahil sobrang liit ng kita doon. So you don't only work hard, you have to work smart. Titingnan mo, ito bang nakalagyan ko na ito na trabaho or profession, eh, maahango ako sa buhay kung masipag ako? Kung wala kayong nakikitang pag-asa, dead end yun, dapat lumipat kayo na ibang magagawa sa buhay, be more creative, create more. Kasi maraming Pilipino, masipag talaga. Pero yung pinagsisipagan nila, parang dead end. Parang wala namang makikita kang asenso dun sa lugar na yun, maliban na lang, maging creative sila and reinvent the profession or reinvent their style to make more money. Proverbs 31:25, this godly businesswoman, she is cheerful about the future.
Yun yung pinag-usapan natin, she can laugh at the days to come. Sino ba ang pwedeng tumingin sa kinabukasan na may kasamang ngiti? E di yung may ipon. Lalo naman yung may ipon na patuloy pa rin kumikita. At ito ang challenge sa ating OFW phenomenon. Maraming kumikita, mababasa nyo sa dyaryo, buwan-buwan, bilyon na dolyar ang pumapasok sa Pilipinas. Pero marami naman sa ating mga OFW, matanggal sa trabaho o umuwi, after 6 months, gutom na naman. Paano marami doon sa pamilya, walang inatupag kundi gumasta to consume and consume and consume. Remember this Proverbs 31 lady? She buys a piece of land to use it in agriculture para may kitain. Hindi yung bibili ka agad ng kotse. Pag may kotse ka, puro gasolina yan. Anong kita mo dyan? Puro gastos. Pag bumili ka agad ng bahay, edi gastos din yon, lalo't inutang mo pa. Hindi isipin, paano kaya tayo mamumuhunan para tayo ikumita, para kung umuwi na si OFW, patuloy pa rin tayo yung kikita, hindi yung nakaasa tayo ng nakaasa sa sweldo, agad na agad, hindi pa nga kinikita, nauutang na, dahil walang ginawa ang pamilya, kundi mag-consume, consume, consume. We must produce. Lagi ko nalang sinasabi yung proverbial kawali and kalan. Bumili ka lang ng isang kawali at isang kalan na debomba, bumili ka ng isang piling na saba, lagyan mo ng konting asukal, iprito mo, banana cue. Yung kanina ay 50 pesos mo, magiging 75 o 100 pesos. Eh hindi ang iniisip ni Mrs. yung bumili ng kawaling 500,000 ng isang set. Yung pwede mo nang tirhan sa mahal. No? Kasi yung isang kumare niya, mas maganda rin yung kaldero doon. Wala ka namang mailuto. At napakarami ko nang nakitang ganyang kaldero na biglang nasa sanla pagkatapos. Ano? Dahil hindi naman masustain. Bibili ka ng ganun, sustainable ba? Kaya mo bang isustain na yan o hindi? Dapat ang iniisip nyo, ako may pera ako, ano kayong pagkakitaan? Taga Quezon ako, ang daming nyug dito. Sinusunog lang nila yung mga bao-bao, tapos itinatapon. Ba't di ko bilhin yung uling? Dalin sa Lucena o sa Santa Cruz at ibagsak sa mga tindahan doon at maging uling queen ako dito. Or uling king. Ang dapat nyo laging iniisip, mga kapatid, paano kaya tayo magkakapera? No? Hindi yung sino kaya mautangan dito? Baligtad ang mga pinag-iisip ng ano kaya ang mabili? Hindi yung ano kaya ang ma-produce? Nakita nyo yung babae na nanahipan ng mga bagay-bagay sa kanyang bahay, gumagawa pa ng mga belt, mga buckles, itinitinda. Eh siya na nga yung mayaman. Maraming mga OFW, pagpupunta sila doon sa Middle East, may galing ng mga kung ano-anong goods galing dito, ititinda doon. Pag uwi dito, may tinda-tinda. Marurunong. Naiinis naman yung iba, mukhang pera yan. Lahat na lang business. Dapat. Pupunta kayo sa isang probinsya, magbabakasyon kayo doon, ba't hindi kayo mamakyaw ng kung ano-anong mga goods dito, ibenta nyo doon para yung pamasahin nyo man lang, eh, mabawi nyo. Ang dami-dami po sa ating mga probinsya, mga kapatid, nabubulok ng mga prutas, nalalaglag ng mga santol, mga duhat, nalalaglag ng mga dalandan, kung ano-anong naglalaglagan, wala man lang kumukolekta, samantalang sa Maynila at sa iba pa mga cities, ang mahal-mahal. Hindi lang kasi nagtutugma yung production at saka yung consumption ng mga tao. It's about distribution. It's about attitude. Kailangan ng mga tao palitan yung attitude. Kung nagsasawa ka na sa hirap, palitan mo ang paraan ng pag-iisip kasi kadalasan yung paraan ng pag-iisip at pamumuhay natin ang nagpapahirap sa atin. Kasi marami naman tayong kapwa mahirap at umasenso. Naiba ang pag-iisip nila. Nag-iba ang pamamaraan. Hindi magic yon. May formula yan. Nag-iisip ka lagi ng hanap buhay and you are willing to break your back to earn your days of pleasure. Challenge yan sa ating OFWs. Kumikita, nagkakaroon ng pagkakataon, dapat ang pamilya hindi puro gastos. Kung hindi man kayo makasave, mag-invest kayo kahit paano. Because a job contract abroad is not forever. Meron niyang wakas. Sabi na Ecclesiastes 11:6, sow your seed in the morning, and at evening let not your hands be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Sabi niya, magtanim ka sa umaga, at sa pagdating ng gabi pag uwi mo, humanap ka pa ng magagawang pagkakakitaan. Bakit?
Eh hindi naman common na kapag tanim ka, tutubo yun at bubunga. Eh kung abutan ng bagyo, ng salot, ng peste, o nakaani ka ng marami, pero ang dami ding umani ng marami, bagsak tuloy ang presyo. Sabi, hindi ko man nagtanim ka na, aasahan mo na yon, gumawa ka pa ng iba. So nakita nyo ang pinag-uusapan dito, agriculture and commerce. Agriculture and trading or production. Ang dami nating kababayan, ang sisipag, mga magsasaka talaga, pero ba't hindi naaahon sa hirap? Eh kasi yun lang sakang inaasahan. Pagkatanim, lasikan na ng lasikan hanggang anihan. Chismisan ng chismisan hanggang anihan. Eh kung may dumating na bagyo, nasalanta ang goods mo, edi nakatunga nga ka. Yun po mga ifugaw. Pagkatanim nila sa mga rice terraces, ang mga lalaki, umaalis sa kanilang bayan. Namamasukan kung saan-saan, sa mga mina, sa mga pagawaan, sa mga patrabahuhan. Yung mga babae naman, nag-weave ng mga basket, ng mga tela, para hindi sila nakatunga nga lang, naghihintay ng harvest. May iba silang ginagawa. Kailangan lagi kang may ginagawa. Kasi pag wala ka namang ginagawa, mapalagay ka lang sa chismis o bingguhan o kung ano-ano. Kailangan ng tao may ginagawa. Work day and night. Now, don't be too literal. Work whenever there is an opportunity to make money. And then diversify. But not too much. Marami nag-diversify. Yun ay kinabagsak ng negosyo. Sobrang diversified. Hindi na bantayan. But there is one rule, don't put all of your eggs in one basket. Ang dami-dami yung itlog, nasa isang basket lang. Eh kung natapa ka ng elepante, hindi durog lahat. Dapat iwahiwalay. So hindi lang kayo umaasa sa isang trabahador na manggagawa, tapos lahat kayo nakatunga nga. That's putting all of your eggs in one basket. Hindi lang yung ilalagay sa isang bangko yung pera nyo kung marami. Malay nyo yung bangko bigla nagsara o nag-bank run, paano kayo? Dapat nakakalat ng konti, kaya lang huwag sobrang kalat. Now, when we say money, brothers and sisters, it's not always just pera. Money could be any currency. Anything that you could exchange for money, goods, or services. Money could be anything that you could give to people in exchange for what they give you or to purchase what you need from them. In other words, pera dito pinag-uusapan yung salapi o kaya service. Kumisan wala kang perang pambili ng gusto mo, pero may dalawa kang kamay, may paa ka, may katawan ka, pwede mong kitain yung gusto mo sa pamamagitan ng paglilingkod. Gusto mong kumain tapos namamalimos ka, bakit hindi ka tumanggap ng labada? Bakit hindi ka kumatok sa bahay-bahay? Meron po ba kayong papalabhan? Meron po ba kayong kotseng pahuhugasan? Meron ba kayong ipalilinis na garahe? Diba? Meron ba kayong mga tulya at talabang gusto yung tanggalan ko ng putik? Maglingkod kayo, huwag kayong manghingi. Ang nanghihingi lang yung sobrang matanda, sobrang bata o may sakit. Pag nagtatrabaho ka, you earn your keep. So work. Marami pa po mga kapatid, yung nagbibigay ng magandang payo o guidance, trabaho yun. Kayo naman nagpa-counsel, huwag kayong magmaang-maangan, magregalo naman kayo sa counselor. No? Pag bumupunta nga kayo sa psychiatrist, ang mahal-mahal ng bayad nyo. Pagka mga pastor yung nagka-counsel, TY. No? Samantalang binuntunan mo na ako takot-takot na problema, hiningahan, nagpadalangin ka pa, nag-fasting pa para sa yung tao. Samantalang ni isa man lang chiko, wala kang dala. Kayo nga nagpapa-counsel, huwag kayong dumadating nang wala ni bit-bit ni ano. Diba dahil kuminsan yung counselor nyo, sumasama na rin ang loob dahil iniisip niya, hindi mo lang ako naaalala, hindi mo lang ako naiisip, parang baliwala ang ginagawa ko. Kailangan thoughtful kayo. Yung mga tao nagbibigay sa inyo ng inspiration, encouragement, even entertainment or companionship, dapat may sukli. So kung halimbawa, wala talaga kayong kapera-pera, meron naman kayong may kayang kamag-anak, sabihin niyo, o ano, gusto mo ba samahan kita sa mga biyahe mo para hindi ka nag-iisa, hindi ka naiinip, may taga-abot sa iyo ng kortal, pag masakit ang ulo mo. So, merong kapalit. Hindi ka lang hingi ng hingi. Maraming tao po gumagawa sa atin ng mabuti. Lagi tayong ipinapanalangin. Currency yun. Dapat suklian nyo rin sila. Pa-pray ka ng pa-pray tas wala ka malang binibigay ni ano. Diba? Pag-pray nyo ko, pag-pray nyo ko, lahat na lang ng problema mo, itatambak mo, itetext mo, i-email mo. Tas wala ka malang maibigay ni Guya Bano. Kailangan marunong ka kasi laging exchange ang buhay. Marami po sa atin nagdarahop kasi hindi tayo marunong magbayad. Kuha lang tayo ng kuha. Eh, ayaw ng Diyos dun eh. Gusto niya laging marunong tayo magpalit.
Kaya kuminsan sa atin, nagtataka tayo, ano kaya ang dahilan, ba't ang hirap ko? Eh baka kasi lahat din ng taong nadadapuan mo, pinaghihirap mo. Kaya bumabalik sa'yo yan. Hindi ka blessing sa mga tao. Kahit walang-wala kang kapera-pera, may magagawa ka para sa isang tao. Nung pupunta po ako sa bahay nyo, sa shining ko lahat ng sapatos nyo, dahil puro yata mga gasgas na yung mga sapatos nyo, o di may blessing kang nagawa sa tao. Hindi yung hihingi ka lang. Kahit kamag-anak mo, kahit kuya mo, kahit bayaw mo, nanay mo, tatay mo, meron ka dapat ipalit. Lagi. Hindi mo siya binibili. Gusto ng Diyos, nagpapalit tayo. Nagsusukli. Para kinakatuwaan ka, at pag natuwa sa'yo, bukas, maaalala ka na naman niya. Hindi pag nakikita ka na allergic yung tao, pinapantal, no? Dahil daig mo pa talaga ang allergy. Pag dumadapo ka sa tao, nahihirapan siya. You know, you can never run out of money or currency or barter goods. Magaling kang magluto. Bakit hindi ka mag-offer? Ipagluluto mo yung isang ginang na laging busy. O lulutuin mo sa bahay mo, de-deliver mo na lang sa bahay niya. Tapos, ang bayad sa'yo, o 1/4 ng niluto mo, di-libre na yung pagkain yung pamilya. Hindi lagi kang nakatunganga. Ang daming nakatunganga sa bayan na ito. Kaya nagtataka pa na bakit mahirap yung bayan. Ang dami talaga nakatunganga. Hindi ka mawawalan, kapatid, ng pambayad o panukli o pambigay kung willing ka lang. Lagi tayong merong pwedeng ipalit. And remember, you could never be fruitless or useless, unemployed or idle, if only you would decide to always make money. And that money is pera or services. Anything na pwede nating ipambayad para makuha natin yung gusto natin, it's considered money. Ngayon, nasa katanghalian tapat kayo na inyong buhay, malakas ang kita nyo, take advantage of your best season. Para mga artista, may panahon na sikat, hot na hot property talaga, kita dito, kita doon. Pag hindi nag-ipon, pag hindi nag-invest, kawawa naman pag lumalaos na. Dumadating yung tanghaling tapat ng buhay natin. Dumadating din yung alauna, alas dos, alas tres ng hapon, alas cinco, 5:45, marapit na mag-orasyon. No? Dumadating yan, dapat handa ka dyan. Dahil hindi naman surprise, dahil darating talaga yan. So earn the most, invest the most, save the most. Sabi sa Proverbs, look at the ant, yung daw langgam. Marunong magtrabaho. Pag panahon ng tag-ani at tag-araw, kolekta ng lahat ng maiuwi. Kasi darating ang tag-ulan na hindi na niya magagawa yon. So always ask yourself, ano ba ang mapagkakakitaan dito? Dapat gawin natin yun na pananaw. Maglaro kayo ng sungka. Sa mga naglalaro pa ng sungka, hindi ba lagi dapat may sube? O ayan, magsusubi ka, tsuk, naglagay ka sa bahay mo. Hindi yung pwedeng ikot ka lang ng ikot, wala ka inilalagay dun sa bahay. O sube, ganun. Para meron kang naitatabi. Alam nyo, sabi na isang may doktorado sa anthropology, yung sungka daw ang sinaunang computer ng mga Pilipino. Talagang taga-compute. May nagsasabi pa na yung abacus daw ng China, apo lang ng sungkahan. At meron pang nagpapatotoo na only in the recent past, maraming mga tindera sa probinsya gumagamit ng sungka pang compute ng mga sukle at bayad. Ang mga sinaunang Pilipino po ay mga negosyante. Hindi sila katulad ng mga sinasabi ng ibang ngayon na mga tamad daw. Mga negosyante, mga importer and exporter. At very good ang credit standing. Alam natin yung napakarami mga sasakyang dagat galing China at galing sa ibang bansa na dumarating dito para makipangalakal sa ating mga ninuno. At ang ating counting system, very elaborate, ha? Sa bawat isang zero, meron tayo dinadagdag na salitang po, 10, 20, 30, di ba? Dagdagan nyo pa ng isang zero, 100. 100, 200, 300. Isa pang zero, 1,000. Dagdagan nyo pa na isa pang zero, 10,000 na yon, laksa. May salita tayo dyan, laksa. Ang Greek culture, ang Hebrew culture, ang maraming cultures, hanggang 10,000 lang ang bilang. Pero sa Tagalog, meron tayong 100,000, yuta. Meron tayong 1,000,000, angaw. At meron tayong 10 million, kati. Meron tayong 100 million, bahala. At meron pang 1 billion, gatos. Ang daming magbilang ng mga Pilipino nung araw.
di ba? Talagang mahusay magbilang. At sinasabi nila, yung unang pera sa China, kauna-unahan, yung sigay, yung pangsukha natin na shell, dito mga galing lahat. Na napakalaki daw na mga kalakalyang sigay na yan na ine-export natin to China, kaya marunong magbilang yung mga Pilipino, kaya may sungkahan, no? Talagang mahusay mag-count. Nawala yon because of colonialism. Nung inangkin ang mga Kastila, ang mga lupain, pinagtatrabaho lang yung mga tao bilang mga kasama. Nagtatrabaho ka, hirap na hirap ka, sa iyo yung trabaho, doon sa may lupa na kumamkam yung ani. Kaya daang-daang taon na wala ng gana ang tao magtrabaho. Kasi kahit anong sipag ang gawin mo, mahirap pa rin ang ending mo. So ba't ka na lang daw magpapakahirap? Pero dapat na natin baguhin yung pananaw na yon. Nakasama sa ating kabihasnan yung pagbibigay ng kalakal sa iba't ibang tao. Ikaw na lang yung taga-bili, taga-utang at taga-hulog. Kailangan marunong mga lakal. And as you grow old, continue being precious and useful and functional. Your goal, believer of God, is that you should be a lender, not a borrower. Magandang mga pangarap yan at magandang plano sa buhay. Planuhin yung tagapagpahiram, tagabigay, hindi mangungutang. Ano ang pangako ng Diyos sa bayang sumusunod sa Kanya? Deuteronomy 15:6. For the Lord your God will bless you as He has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. Isa dapat yung katangian ng makadiyos na masipag, na pinagpapala, nagpapahiram pero hindi nang hihiram. Nagbibigay, hindi nang hihingi. Yan ang magandang goal. Hindi yung paggising sa umaga ang hinahanap sinong madidilihensyahan. Mga manginginom na iinom lang ng alak eh, humihingi ng kontribusyon sa dumadaan. Ba't di nyo inumin yung tubig sa kanal? Wala pala kayong pambili ng alak. Di ba? Puro pabigat sa kapwa ang iniisip. Mga kamag-anak na pagka may party, mag-iinuman, tas lahat ng kamag-anak nun hihinga ng pambili. Mga ugali na nagpapahirap at nagpapalala sa mga kanser ng ating lipunan. So huwag yung sino kaya ang mautangan o mahingan. Kung kayo mga bata pa hanggang ngayon, mga magulang na bata pa, magplano kayo na pagdating ng panahon, hindi nyo kailangang umasa sa bait ng inyong anak o manugang. Iplano nyo rin yon. Pero yung mga ating mga tatay at nanay na tumanda na, na nung araw talagang binibigay mo lahat, inaasa mo sa iyong mga anak, abay yung mga anak na yan, dapat talagang tupdin ang inaasahan sa inyo. Itaguyod ang mga magulang who gave you everything. Pero yung mga nagsisimula pa lang ngayon ang mga maging magulang at bata pa, hindi kayo nakakatiyak pa itataguyod kayo yung mga anak. Dapat meron kayong isinusubi, kumbaga sa sungka, para rin sa inyong sarili. Kumisan ang bait-bait ng anak nyo, ang napangasawa, masama ang ugali. O paano yun? Kailangan, hindi mo inaasa ang iyong pagtanda sa kabaitan ng iyong kapwa, anak mo man yun o manugang. Pero sa mga matanda na ngayon, uso talaga nung unang panahon, lahat binibigay sa anak. Kaya yung mga anak ngayon, matatanda ng magulang nyo, tanghilikin nyo sila ng husto. Ang aking payo ay para doon sa nagsisimula pa lang, ng mga bata pa, pwede pa kayong gumawa ng paraan para magsubi. Kailangan meron kayo nakatabi sa sarili. Kung pwede kayo may mga insurance policies, meron kayong mga health insurance, para kung nagkakasakit kayo, ang inaatupag niya lang paano gumaling, hindi yung paano magbabayad. Malakas magpalala ng sakit yung mga bills. Kaya kailangan pinaghahandaan. Sa mga tumatanggap naman ng support, be grateful and thankful and expressive. Don't abuse. Do not choke your helper. Huwag dalain. Sa mga kamag-anak po na inaabutan, binibigyan, tinutulungan, pag dumadating naman yung tumutulong sa inyo, ngumiti naman kayo, maging cheerful naman kayo, hindi binibigyan na nga kayo, daing pa rin at daing, lungkot pa rin at lungkot, siguro para madagdagan ng bigay. Pero ang nangyayari tuloy, nawawala na ng gana yung umuuwi sa inyo dahil wala ng pleasure. Magagastusan na, makakarinig pa ng problema, mga sumbong, mga daing. Kaya kumisan, ayaw na tuloy kayong uwian. Nagtataka yung mga ibang magulang, ang lapit-lapit naman, anak ko, may kotse, ba't kaya hindi madalas dumalaw? Eh, masarap ba kayong dalawin? Siyempre kailangan, kahit anak nyo yun, nasasarapan din naman siyang dumalaw, hindi puro problema, bigat. Kasi kumisan sa kanyang office, sa kanyang negosyo, sa kanyang trabaho, sa pamilya niya, sa asawa niya, ang dami na rin niyang problema. Pagdating naman sa inyo, problema na naman. Kailangan, pleasure tayong puntahan because there's a basic human nature. Anything pleasurable, we like to repeat.
Anything unpleasurable or painful, we avoid repeating. So pag lagi kayong dinadalaw, alam nyo na yon, masarap kayong puntahan. Pag hindi kayo naaalala at pinupuntahan, baka hindi masarap nakaranasan. Tuloy nakapangingibabaw na yung iba nilang problema o katamaran o ibang mga gagawin. Pero kung masarap kayong puntahan, ipaglalaban niya na puntahan din eh. Kaya kailangan, meron tayong panukle. At din yun, hindi yun pera, mga kapatid. Yung may babait sa inyo, pero maganda rin yung pakitungan nyo sa kanya, meron kayong sukle, hindi puro take. At least, when we receive good things from people, we should be fun and we should be pleasant. Pambayad din yun na napapasaya nyo ang kapwa. Now, very importantly, brothers and sisters, if you want to really be able to laugh at the days to come, put a little love away. Magmahal kayo, maging mapagmahal, because love is a great currency, if not the greatest. Yung may naitanim tayong pag-ibig sa ating kapwa, hindi na natin sila kailangan palalahanan, maaalala tayo ng kusa. Yung pagmamahal na itinatanim natin, yun ang napakasarap pag namunga. So, while we are alive, we keep on spending. So if your health or age does not prevent you, you must keep making money. Maraming nalulungkot, marami daw compromises ang mayaman, pero hindi ba ang dami ng compromises ng nangangailangan? So huwag nating masamain ang pera, huwag nating masamain ang paghahanap buhay, ang pag-iimpok, ang pagpapayaman, basta hindi tayo inilalayo sa Diyos at sa ating kapwa. In fact, nagiging kamay tayo ng Diyos sa palatulong sa kapwa kung sobra-sobra mga biyaya sa ating buhay. Ama namin sa langit, turuan niyo po kami na siyasatin ang aming mga sarili, suriin namin aming sarili kung bakit kami ay maluwag o mahirap, kung bakit kami ay umayaman o nagdarahop, kung bakit madaling dumating sa amin ang mga biyaya o hirap na hirap dumating. Ituro niyo sa amin, Panginoon, kung may mga gawa kami, ugali, pamamaraan na sumisira sa aming kayamanan, sa aming pagkakataong mag-impok. At nawa ang ugali namin, patuloy namin baguhin, magpabago kami sa inyo para maging mahusay kaming maghanap buhay, mahusay mag-impok, mahusay magparami ng mga blessings na ipinahihiram niyo sa amin, mahusay magbigay sa kapwa at sa inyo, at mahusay din naman kaming magbigay ng gantimpala sa aming mga sarili, sa aming mga kapaguran. Turo mo sa amin, Panginoon, na yung bagyo ng financial need can be avoided or minimized kung nabubuhay kami ayon sa iyong kalooban. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sumandali. Pasalamatan ng Panginoon sa bawat isang tumutulong sa atin financially o nakatulong, baka naman nakatulong na, nilimot, magbayad-bayad tayo at magsukli-sukli ng utang na loob. At huwag din nating kalimutan na magtanim naman sa iba, magtanim ng pag-ibig at tulong, because hindi natin alam kung kailan tayo naman ang mangangailangan ng habag ng ating kapwa. Ama, sa amin pong sandaling pananahimik, kapiling kayo, ituro niyo sa amin ang mga praktikal na bagay para lalo kaming gumaan sa buhay, lumuwag, at makapagbigay pa kami sa aming kapwa at sa iyong gawain. Father, speak to us powerfully as we spend some time with you in silence.